Hello, what's up ulit sa inyo mga lods? Ito naman tayo, panibagong araw, panibagong pag-asa sa buhay. At ulit, andito tayo sa ating rooftop, sa ating rooftop na ating ginagawa. So, ayan, yun yung sa likod ko na ginagawa. So, silipin natin kung ano na ba, yung progreso sa ating rooftop. So, ngayon pala, ito na yung tawag dito. Tapos na yung paglalagay ng mga bakal, paglalagay ng mga steel deck. Tapos na, kumbaga ito na yung huli na bubuhusan. Bubuhusan na siya para talagang maging ganap na tapos na talaga. So, ayan, silipin nyo sa likod ko. Ayan. Nakita nyo. Yun. Ayan, ito yung kalahati na bubuhusan natin. Kasi dito, nabuhusan na to. So imagine nyo, ayan, dito tayo. Ayan, so mayroon na nakabang na buhangin dito. Ayan, may nakabang na buhangin. So bali, pangyayari, dito maghahalo. So diba, napaka-convenient ng napakadali. Kumbaga, para kung piisipin. Tapos, ipapasa na lang dun sa kabila. Tapos, di na mahirapan kasi dito na yung tubig. Ayan, gripo natin. Ayan, gripo. Tapos, ayan. So, bukas, iakit bukas ito yung mga mga semento. At ito kasi kulang pa yan Mga buhangin sa graba, kulang pa yan. Bukas, iakit ito mga semento. Tapos yung mga magamit. Yun na lang, iakit lang naman So dito, ang ginawa namin ito. Ganun pa rin, pagbakal namin. Pagbakal. So dito, 12mm. Tapos 12mm dito. Ang sukat nito, magulat dito sa kabilang dulo ng 12mm nya. Ang pagitan ng dalawa na yan ay 30cm. Pagkatapos ay ginit na ng ng 10mm. So ganun din sa likod, sa ito rin ganun din ang sukat nito mula dito sa ilalim. Ang sukat nito mula dito sa pagitan nito ay 30cm. Tapos ginitan ulit siya ng ng 10mm. So bali siya kung isipin nyo, dalawang layer ng bakal. So ganun yung latag, kung latag din sa ilalim, ganun din latag sa iba, si babaw, yung ginawa namin. Tapos dito nilagay namin mga dowels. Ayun, mga nakita nyo. Ayun, mga dowels. Ito yabang sa para sa asintada ng hollow blocks natin. Ayun, abang yan. Mga dowels na yan. Ayun. At napansin nyo dito kung bakit naparaming dowels. Ito po kasi gagawin itong plant box. So dito may asintada. Tapos dito may sintada rin. So gagawin natin sa plant box yan. Tapos ito yung drain para sa plant box. Ayan, tig-isa po yan. Ayan, isa pa dun. Itong isa naman ay drain para sa sa rooftop. Yung para sa yan, sa ulan, drain. Ganoon din, kabilaan din yan. So ito pala itong mga bakal na ito, nakita nyo. Ayan yun, naka binalik ko na yan. Yan yung poste na sinasabi ko na babalikuin. So babalikuin to ng babaw lang. Ganyan lang mga buhos nyan. Ganyan lang mga buhos nyan. So kaya ginawang ganito to. Kasi sakali, kasi kung puputulin kasi tawag dito, kung puputulin kasi parang pangit naman Baga, okay naman siya putulin, kasi nga lang yung tibay. Tapos yung purpose nito, kung sakali papagawa ko ulit ng tataasan mo ulit. So may puste ka na. Ayan, hukain mo lang yan. Mababaw lang yan Hukain mo na lang yan. Kumbaga, hindi mahirap. Kumbaga, nakabang na siya, pero hindi siya halata na hindi siya alata na may abang, kasi nga matatakpan siya ng buhos. Kung hukayin yun, mababaw lang yan. Kasi mababaw lang yan, usang matakpan lang yun ng semento. So ayan, buo na rin. Ganun din sa kabila. Ayan, ganun din.
So, ayun ginawa rin namin. Tapos sa kabila, hindi ko na pinaano ganyan dito. Hindi na nang ganyan kasi ano to eh, gagawin parang lamesa kasi magkaroon ng andito eh. Parang kubo-kubo. Ito yung parang para magiging ano to eh. Pa ng lamesa. So, ayun para mag-ganyan diyan. Magkaroon dito ng kubo-kubo kaya ganyan yung purpose niya. Kaya hindi na inaano. So, sa paligid, ayan. Merong mga dowels yan. Ayan, mga dowels. At kung napansin nyo, ito, merong ganito. Ano ba ito? Ayan. Kaya nalagyan na ganito, kumbaga sa tawagin sa English, ano yan eh. Yung parang gutter. Diyan naman ipapatong asintada. Kasi yung purpose nito, sakali, yung purpose nito, andito yung bakal. Andito yung, what example? Ay, ito, sample ko sa inyo. So, sakali, ito yung purpose ano, hindi nilagay ng gutter ano. So, yung tubig papasok dito sa bakal. Pag yung bakal kinalawang, papasok na tubig na yun. Diretso na yun. Naga? Sakaling lagyan mo ng ano, ng asin ng hollow block asintada, yung asintada kasi ano lang yun eh. Hindi yun talaga naka dikit na dikit sa semento. Kumbaga ano yun eh, ano lang yun, pwede siyang bumitak anytime. Pag ganun kasing ginawa nyo, ayan, ang purpose nyan, avoid na sa mga leak, sakali magka-leak, avoid na. Sakali kasi yun ang iniingatan, yung leak dito sa ano sa rooftop, yan iniingatan. Kaya lahat yan meron yan, lahat yan, meron ganyan. At dito sa ano, may hagdan, ito. Ito pa rin, parang gutter din yan. Ito. Purpose naman ito, para yung tubig hindi pumasok doon sa hagdan. Kanyari, umulan, yung tubig hindi doon papasok. O, kaya yung ginawa. Kaya, okay lang yung, ano, yung ganyan. Ganyan yung ginawa. Tapos lahat yan, meron na yan. Ayan, mula doon, hanggang doon, sa dulo, meron yan. So, tingnan natin yung view dito. Kung maganda pa, imagine. Ayan, tingnan niyo yung view. Oh, di ba? Ang ganda. So, ayan ang magiging rooftop natin. Tapos diyan sa hagdanan, lalagyan na lang ano 'yan, parang bubong para hindi lang pumasok yung tubig. So, actually, pwede naman 'to walang bubong eh, kasi yung mangyayari nito, doon kasi ang bagsak kasi ng tubig ito doon sa ano, sa terrace. Mayroong drainage doon. So, kahit di siya lagyan ng bubong, pero lalagyan pa rin naman ng bubong, lamin ng bubong yan para maganda tingnan. Ayan. Tapos ayan na, okay na lahat. At ayan na yung view natin, napakaganda na view natin. Ayan. So ayan, napakita natin sa inyo mga lods yung ano, progreso ng ating project dito sa rooftop. So finally matapos na ribuusan. Lubalang gumagawa lang kasi nito, ang gumagawa lang nito ay dalawang tao lang gumagawa nito. Minsan tinutulungan ko na lang kung kailangan kasi meron din akong mga ginagawa. So hindi ko sila talagang matulungan. So bari gumagawa yan dalawang tao lang. Hanggang doon sa tukod, dalawang tao lang talaga. Kaya ayun. Paunti-unti natapos din. So ayun, paano mga lods, paalam na. Subscribe at like and share ating YouTube channel at Kaagapay Vlog. At maraming salamat ulit sa lahat ng mga sumusuporta dyan at yung solid fans. So, paalam, goodbye.